So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jen Panda, and for today's vlog, grabe, sobrang init. So it's been a long time. Tagal din akong hindi nakapag-vlog after weeks ata. So medyo naging busy lang tayo sa ating trabaho. But ngayon, naisipan kong mag-unbox kasi dumating na yung aking in-order sa Shopee. Alam niyo naman Shopee, kapag medyo malungkot ako, di ba? Kailangan natin mag-Shopee, deserve natin lahat mag-Shopee. And ayun, so finally after 2 weeks ata, dumating na siya since galing pa siya ng malayong lugar. So medyo nakakatawa kasi itong product na to is i-review ko siya sa inyo, actually sa mga naghahanap ng trendy na lighting item, tama ba? So like yung mga pang ano natin sa mga photography and videography. So medyo excited ako kasi gustong-gusto ko siya. Matagal na siyang naka-add to cart sa akin, but kailangan ko nagka-pera. Kailangan ko nagkaroon ng extra pera para bilhin tong product na to. So no, although hindi naman siya ganun kamahal, but hindi naman tayo ganun kayaman, di ba? I'm so excited to try this item. So ito is yung, nalimutan yung tawag sa kanya. Ito, napit ko lang. So yun lang si VL49 RGB light. Pero ko siya sa Shopee, nagkakahalaga siya ng 688, so kulang 700 pesos. So i-unbox ko siya inyo. Tinis ko talaga kanina na hindi open tong order ko kasi nga gusto ko makita nyo na ina-unbox ko kasi medyo excited din ako, kaya let's start. Bago lahat guys, kung bago ko lang sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para pag may mga bago kong upload is updated ka. So let's start! Yun na yung akin ng gigitatang itsura. So medyo late na ako, napaka-productive ng araw ko ngayon kasi kakaawas ko lang kanina sa work. So medyo nakakatawa kasi finally nakahit na rin ako ng target after katakot-takot na stress yung nangyari sa akin. So ayun, medyo ginawa lang ako kanina kaya hindi ako nakapag-vlog. And again, alam nyo naman yung mga time ng aking oras sa mga pag-vlog is nag-range mo around 12 midnight. Alam nyo ako, favorite ko yung ganyang part kaya medyo mahina na yung boses natin kasi medyo nakakaya sa ating mga kapbahay. So, umpisa natin ating unboxing. So, ito siya. So, galing po siya sa China mainland. Don't forget to sanitize your parcel every time na may dumadaan kasi mas maganda pa rin yung safety first. So, medyo hahawakan ko na lang siya since yung table ko is ginagamit ko. Wala kasi tayong extra monopod or extra tripod for GoPro camera. So, iyaan mo nang hawakan natin since hindi naman ganun kabigatan or kalakihan yung iyakin niya unbox. So, let's start! Ito yung first product. So, wala siyang paganitis. So, actually, may in-order din akong parang tripod. Ito yung Yulanzi. So, medyo maliit lang pala talaga siya. VL49 RGB. Mini LED light, video light. So, alam mo, konting kwento lang, kaya ko siya in-order kasi medyo nabuboringan ako sa background ko kasi kita nyo naman yung background ko, diba? Cortina lang, may mga sinampay pa. So, para maiba naman, itatry ko siya, kagaya yung mga napapanood ko sa vlog, yung para medyo maganda naman yung background natin. May mga pa-effect kasi, since RGB siya, marami siyang color, hindi lang siya more on white lang. And bago ang lahat, ito yung mismong parang pang-handle ng phone. Isinama ko na rin siya, parang ibinandal ko na siya. Kung lalabas ka, kung mag-vlog ka sa labas at gamit mo lang yung cellphone, even yung GoPro, mas maganda siya kasama tong Yulanzi kasi nakita ko ang ganda ng lighting niya. Parang mini ring light siya. And ito yung maliit na stand. I think pwede siya sa ating light o kaya naman pwede rin siya sa ating phone. So, ganito siya guys. Cute niya. Oh. Cutie-cute lang siya. Ganito lang siya kaliit. Stand as usual. So, bala ko kasi ilagay lang siya sa background ng aking gaming chair or kahit dito sa ibabaw ng aking kama para medyo hindi ganun ka-plain yung ating ang background. And, kailan niyo po ba makita? Hindi, pero siya pa-re-unboxing, papakita ko na lang sa inyo. So, ito yung pagsisipitan ng cellphone. Siyang ilagay dito. And, isisipit mo yung cellphone mo dyan. Kaya pa paganitis. I don't know kung paano. Basta ito yung phone cellphone. Sinama ko lang siya para isahang bilihan na kasi since isang store lang din, medyo makatipid tayo sa shipping fee. And yung sa time, makapagsibin tayo ng mas mahabang time. And let's start na dito sa ating Yulanzi VL49. I'm so excited to try this new product. So sa loob, makikita nyo yung bata, ano daw, nung mga bata tayo pag may rantan sa bag, huwag ka inilason daw. Ang palasan mo talaga yan. Social charger, so ang cord niya is Type-C.
wala siyang power brake, pwede kayong power brake ng mga phones natin. And meron tayong guide. Pero hindi natin babasahin niya kasi nakapag-YouTube na rin naman ako. And huhula-hulaan na natin kung paano yung functions niya. Ganito siya. Para mas feel natin, ikabit ko siya dito. ASMR. And paano siya bibuksan? So meron siyang, I think, tatlong buttons. So ito yung siguro ng light, yung arrow na yan. Ito yung ating pang-open. Not sure kung ito is, ito ko lang, basta ito din yung charging port. So i-open na natin siya. May charge kaya this? So hindi ko alam kung medyo abnormal lang ako kung paano siya gamitin, pero try ko siyang isaksak and ayan, aga na naman siya. And dito naka-indicate dyan yung parang percentage nung liwanag. Ayun mo siyang 100% para mas maliwanag. Sabi lang side naman, I'm not sure kung anong tawag dito. 650, 790K, 0K, 900 yung pinaka-max. I think ito yung sa mas maliwanag, pero sakto lang. Ilipat natin sa color, mas mo lang. May mga paganitis o ambulance kinem, may nakalagay dito ambulance scene number 2 para mag-visualize nyo din. Iba yung kulay na yun. Kung ano yung mga pinipindot ko, wait lang, i-explore ko lang siya. And guys, so pwede mo iba-iba yung color, green to yellow. Adjust mo naman siya, yellow to dark green, or I'm not sure kung anong color nito, blue na yata siya. So adjust mo lang siya. Red. So sana medyo nakikita nyo dyan kasi ang ganda ng back. Nakasakit nga lang sa mata. Orange. Pwede mo siyang adjust. So nakasakit siya sa 100. So kung makikita mo nag-adjust dito sa screen, pababa. Depende sa gusto mo. I think ito maganda. Punta natin sa background. Parang walang effect. Alit lang kasi niya. Natin, diba? So, medyo faint play yung makuha natin. Ito lang siya kahina. You know? I think better wrong yung naiisip ko. So, sigo, ganito na lang. Hindi na talaga siya pwede pang background. Kasi since medyo mahina. Actually, nakasagot siya sa 100%. And I think na-reach ko na rin yung pinakamataas na level ng lights. Siguro mas maganda siya for harap, mas maganda yung lights. Ginawa na natin siyang parang ring light. So yun, medyo hindi naman siya disappointed, but siguro nag-expect lang ako ng mas mataas. Although, gagaya ko sa mga napapalag kong vlog na medyo maganda yung background, pero since mini nga lang siya, medyo common sense lang talaga paanda, diba? Pero yun, hindi ko na rin siya masyadong i-discuss kasi alam ko na rin, nag-gets ko na rin naman yung mini when it comes from the word mini, diba? Aware na rin tayo na parang mini light lang siya, kaya hindi na ako mag-expect na or hindi na ako mag-explain sa inyo ng medyo marala. And then medyo nalobot kasi siya, kaya i-challenge ko na. Kasi antayin ko pa din, medyo nag-gets ko na yung purpose niya, hindi siya talaga yung totally na light background for mga vlogs. Kasi mini lang siya, init niya lang, box niya lang. And I think yung sa price na 668, I think okay din naman siya. Siguro magagamit ko yung paglabas-labas. Like, dala ko lang is itong GoPro. So, magagamit ko siya, feeling ko. But in terms of vlogging dito lang sa loob ng bahay, for sure, hindi masyado. Pero maganda din siya pang dagdag lighting. But hindi sa background. Pang dagdag lighting lang siya dito sa front natin. Kasi ito yung ginagamit kong ring light. So, take note. Yung natutunan kong mula sa ngayon is huwag ma-expect masyado dun sa brand. Especially kung hindi ka aware dun sa specification ng kukunin mo or in order mo. But, good sa man, okay. Nag-working rin naman siya. Yun nga lang, medyo low. But, so, explain ko rin siya tomorrow. Explore ko rin siya kung ano yung mas better. Siguro, perfect din siya for TikTok effect ng background, diba? So, ng mini effect kasi may mga ambulance light nga siya kung nakita mo dun sa video ko kanina, diba? So, ayun. Oh, thank you so much guys sa pag-nanood ng vlog na ito. So, medyo banas na ko ngayon. Kaya tatapusin ko na rin yung vlog ko. And guys, thank you so much sa lahat na sumama sa vlog sa hanggang dulo na vlog nito na medyo walang kwentang vlog.
Kung bago ka lang sa YouTube channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para pag may mga bago akong upload, is update ka. So have a nice day and keep safe always. Oh, bye-bye. Mwah.